Hello everyone, welcome sa YouTube channel ng Delta Eco Airsoft Supplies. So ngayon, i-unbox and review natin ay yung K117D Spring Type Airsoft Gun. So, pakita ko lang yung box, no? So ito yung Beretta natin na Spring Type Pistol Airsoft Gun, K117D. Then may mga warning labels dito, actual firearm model na nasa loob. Then dito sa likod yung instructions natin para dun sa mga first time bumili ng airsoft. Yan, meron naman basics dito sa gilid. Then yung warning or yung mga safety precautions natin. So nandyan yung yan, age requirement, injury caution, yan, mga basics. So huwag na natin pahabain pa, unbox na natin to. Ayan. So ito mismo unit, out of the box, mabigat siya, almost 1 kilo, full metal magazine. Then yung unit natin, metal slide, metal lower, plastic grips. So makikita nyo dito, may function siya na slide lock. So pag nakababa, pwede nyo ikasa. Kaya pag nakaangat, nakalock siya. Then saan na natin, no? May mga screw siya dito, pwede niyong buksan dyan para i-lubricate or linisin yung loob. Pero doble ingat kasi may mga parts, may mga moving parts kasi ito sa loob. So ito pala, order pala to ni Sir Mark sa Shopee page namin. So Sir Mark, kung pinapanood mo to, welcome sa YouTube channel namin. Ngayon, i-test fire lang natin to before natin i-packaging. Pakita ko sa inyo yung packaging process din namin. So ito yung magazine natin, no? 12 rounds, 12 plus 1, 12 sa magazine, isa sa barrel. So pakita ko lang kung paano natin i-load. Ang gagawin nyo, mag-iwan kayo ng isang space dito. Kasi pag puno yan, pag sinalpak na kasi, hindi nyo siya makakasa considering na puno. Nag-a-adjust kasi yan. So pag pull back na slide, buwababa yan. Then itong BB na nasa ibabaw, buwapasok siya sa loading nozzle na to. So, kung puno, hindi mo siya may slide. Yan, pakita lang natin. Medyo masikip yung plastic. I-test fire natin ngayon sa likod para makita nyo yung lakas niya and yung accuracy. So tara. Hello guys. So ngayon, ito yung K117 din natin. Ito test fire na natin. So ito yung magazine. Test fire. So mas tahimik siya compared sa gas blowback pistols. So accurate din. Never nagka-problem. So pag ganun yung tunog, wala nang bala. So refillan lang natin, then second try natin din. Okay guys, refill done. Second try na natin. So pag ganun, isabi wala nang BBs. Okay na. Ito safety pala na. Pag nakangat, yung mga ano. So yan lang guys.
So ayan guys, na-test fire na natin yung mismo unit natin, no? Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga personal recommendations ko. At the same time, yung pros and cons pagdating sa pistol na to. So una-una, pwede ba siya gamitin sa airsoft game site? Pwede, as sidearm, lalo na kung na-broken down or hindi available at the moment yung gas blowback pistol nyo, okay siya for sidearm. Since spring type pistol siya, una-una tahimik. Ayan yung isa sa mga pros niya, tahimik. So pag nasa distance ka, then yung kalaban mo nakatalikod or ano, pag ginamitan mo na ito, hindi niya malalaman kung san ka nakatago or san nanggagaling yung putok kasi tahimik siya. Ang cons naman doon, every time na pinupull mo yung trigger, kailangan mo i-pull back yung slide. Kasi spring operated nga siya, so ang nag-ooperate dito, spring. Isa sa mga cons yun. So at the same time, compared sa gas blowback pistols, isa sa mga cons niya ay yung firepower. So ang ano na ito ay 150 to 180 feet per second ang ratings niya compared sa gas blowback natin na 300 feet per second. Yan. Then sa maintenance, mahirapan kayo baklasin to gawa ng screws compared sa gas blowback pistol na may function talaga na removable slide. Kung gagamitin niyo sa Airsoft game site naman, prefer ko magdala ng extra magazines or yung speed loader kung tawagin. Kasi pag naka-speed loader kayo, para siyang syringe, pump na lang ng pump ng BBs dito, then good to go na yung pistol nyo nan. So yun lang, Sir Mark, yung order pala nung ano neto, shout out sa inyo. Then ang inclusions pala neto, no, pag umorder kayo sa amin, may kasama siyang 0.20 gram na BB. So 4,000 shots to. Pakita ko lang, sealed pa yung ano natin. No? Mismong BB pouch, sealed pa siya. So ito palang klaseng BBs na to, ay yung seamless. So hindi mo siya makikitaan ng residue or yung leftover ng mold. Kumbaga smooth siya. And kung kita naman sa camera, glossy finish siya, no? So medyo makintab. So parang may silicone oil yung BBs natin. Ang ganitong BB weight kasi or yung bigat, preferable siya sa mga spring type pistols. So okay na okay ang performance nito pag ganito yung airsoft pistol na o-orderin niyo. So ngayon, pakita ko sa inyo yung packaging process namin. So sa packaging process naman namin, no, may make sure namin na good quality ang airsoft pistol. So no scratches, no visible marks. Ayan. So ito yung leftover pala yan ng silicone oil kasi nalinis na yung loob neto. Lubricated na siya. Ayan. Functional naman yung slide lock natin, no. Then sa magazine. Okay naman, wala namang loose na screw or ano. Wala loose screw, walang dents or ano. Ayan. So ito yung mismong box niya. Lalagay muna natin. Tapos make sure okay naman, no? Isi-seal natin ito ngayon gamit yung bubble wrap. So una namin gagawin itong part, tinitipan namin yung gitna. Ayan. To make sure na hindi na baklas or na-open yung item upon shipping, so isi-seal lang namin yan. Make sure okay yung pagkakabubble wrap. Hmm.
sorry, nahulog yung code. Patalon na naman sa tripod natin. So, sorry, nagalaw yung phone, nahulog. So, ulitin mo lang. Antagyan na natin. Along dun sa placement ng bubble wrap natin. Packaging same as before, may tape dyan sa gitna, then ano namin ang bubble wrap. Make sure okay yung pagkakabalot. Afterwards, tape naman. Sides naman ang itatape natin, no? Para sealed, para okay na okay yung item pagdating sa client. So front and back passion sides para secure na secure ng item. Tapos noon, ito na yung ipagsasamahin na natin, no? Kumbaga bundled na siya. So, wala ng tape. Make sure natin secured. Ito na yung item natin, bundled na. So nagkaroon ng technical difficulties dito sa isang cellphone. So yan, ito yung bundled na siya. Then kunin natin yung pouch. So yan, JNT. Pero hindi kami sponsored ni JNT, ah. Lapat na lapat to, para dyan yung lalagay yung airway bill or yung mga sasako lang, no? Pag ganyan siya, ganyan. Ayan,
alisan natin itong seal. Yan. So, sin-sealed na. Lagyan na natin yung airway bill. So, ito na guys, no? Ready for pickup na ni JNT. So, sana na-enjoy niyo yung vlog. Subscribe, leave a like, then mag-comment na kayo ng suggestion sa baba kung ano next airsoft pistol na i-review natin. Thanks for watching guys.